kailan ilalabas yung pulboronic video ng palasyo. Okay. Ito, yung mga sources ko, no? Hindi na lang iisa ang sources ko ngayon. Dumarami na rin ang aking puting ahas. Ganito ang kanilang revelasyon. Binibigyan nila ng 3 months ang nakaupo sa palasyo. Resign or ilabas ang video. So, ibig sabihin, yung 3 months na yan is January, February, March. Kaya, huwag po tayong mainip. Ako, sa totoo lang, naiinip na rin ako eh. Gustong-gusto ko nang mapanood. Kung naiinip kayo, naiinip din ako. Sino ba naman hindi, I don't know, hindi ko ma-explain ang aking pakiramdam. Ngayon, parang nagagalit na ako eh. Sabi ko doon sa aking mga sources, pag ako ang makapanood yan at makita ko na klaro, siya yung naghihit-hit na ako. Sabi ko, mag-aalboroto ako. Unimaginable. Pero yun mo yan, bago umupo si PRRD, 2016 man siya umupo, yung bago ako mag-retire, kasi 2015 ako nag-retire. Nako, may nakausap akong PDEA Regional Director sa Calapan City, Region 4B. Binigyan niya ako ng briefing tungkol sa drug problem sa bansa. Napakalala. I was so shocked with that briefing, yung drug situation, problem natin sa Pilipinas 2015. Sabi ko, Book, grabe na pala. Oh, sir. Sabi ko, dapat ito ang pagtuunan ng pansin. Kasi i-compare ko noon yung communist insurgency, yung threat ng communist insurgency 2015 versus threat ng drug problem. Grabe katindi ang problema ng droga 2015. Kaya sabi ko, dapat ito ang tutukan dahil kawawa ang kinabukasan ng ating kabataan because of this drug problem. Mabuti na lang at mayroong Mayor Rodrigo Rua Duterte na pinadala ng Diyos. I believe it's God's intervention yung pagtatbo ni Kate Digong. Mabuti na lang at may Digong na ang kanyang campaign promise is tapos eh, ng droga na yan, hindi akalain ang US government, ang Rojas Campo, Pinoy, na mananalo si Tatay Digong. Abe, bakit nanalo si Tatay Digong? Dahil ang taong bayan, nararamdaman na nila yung threat, dinigra kung sa Ilocano, yung injury o yung kalalak ng drug, nararamdaman ng taong bayan. Kaya nung tumakbo ang isang Mayor Rodrigo Duterte, sabi niya, Pup, igurgur ko ang mga drug lord na yan. Ako, palakpak ang mata ko. Sabi ko, sige na. Digong na tayo. Yun. History. From mayor to president, Digong. Yun ha. So, napakaganda po ang resulta po ng drug war panahon ni PRRD. Damandama ko yan dahil sa kanayunan, pumupunta ko. Sir, okay. Wala na. Tumakas na yung mga drug lord. Drug po, sir. Wala na, sir. Wala na. Wala na. So, hindi naman totally nawala ang drug problem panahon ni PRRD. Kaya lang, naglaylo sila eh, natakot eh. Kahit sa bilibid, nung inilagay niya ang ating pinakamamahal na Digibantag, pinulbos ng Digibantag mga kupol, tinanggihan niya ang 100 million bribe money, wala silang magawa. Ibig sabihin, hindi nakagalaw ang drug lords panahon ni PRRD. Kaya ano ngayon? Ah, sabi ko, pag... Hindi, gusto ko lang munang mapanood. Kasi dinidescribe lang ng aking source ko ano yung nakikita niya. Hindi ko na rin i-describe sa inyo para hindi mawala yung exciting na, no? Si Sir Jason Sa, hindi na siya, daw siya excited dahil nakapanood na. Okay, so, balik tayo sa mga sources yung nakahawak. I agree, tama yung ginagawa nila na bigyan ng 3 months yung nakaupo sa palasyo to decide. Step down ka, resign ka, o ilabas namin ang video. Kasi ayaw din ng mga nakahawak ng video na ilabas na lang basta-basta dahil maaapektuhan po ang buong bansa. Mapapahiya sila, kasama sila sa mapapahiya. Mapapahiya tayo. Ako, naaawa na ako sa mga OFWs natin na nagsusumikap, nalulungkot, nasa ibang bansa nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, umaasa na pag-upo ni BBM, babalik na sila dahil magkakaroon na ng trabaho, makakapiling ng pamilya. Yun ang may inaasahan natin eh, mga OFWs. Eh, paano kayo makabalik sa bansa
na ang nag-aari mga smugglers naman, ang nag-aari mga kamag-anak, kaibigan, sila lang yung mayaman. O plus ngayon, pag inabas yung pulboron video na yun, ano na lang ang tingin ng inyong mga amo sa inyo, mga Pilipino? Mapapahiya kayo, mapapahiya tayo. Kaya, salamat sa mga nakahawak sa video. Magpasalamat tayo na hindi pa inilalabas. Yung iba kasi na, bakit hindi pa ilabas? I agree to the wisdom ng mga nakahawak na huwag munang ilabas kasi maawa naman tayo sa lahing Pilipino. Ano na lang ang tingin ng buong mundo sa atin pag makita nila ating binutuhan? 31.6 million tapos ganun ang ginagawa. Di ba nakakaya? Kaya let's pray mga kapwa ko Pilipino na nagmamahal sa bayan na within 3 months, January to March, mabigyan ng enlightenment ang nasa palasyo na sana isipin niya, una, ang kanyang tatay. Ang ganda-ganda ng nagawa ng tatay niya. Pagbuhay ang tatay ngayon, baka patuntilan. Ilocano, patuntilan. Batukan mo, pinapahiya mo ko. Patuntilan. Sana, maisip nitong nandyan sa Malacanang na once and for all, he will do the supreme sacrifice. Sana patunayan niya na like father, like son, na kung ang ama noong 1986, tiniis niya ang kanyang kahihiyan o whatever, kasi, tinan mo yan, duly elected president, minamahal ng majority of the Filipinos, umalis sa Malacanang para lang ang taong bayan, ang minamahal niyang Pilipino ay walang dumanak na dugo at nagtiis, na-exile sa ibang bansa. That is the greatest single act of greatness ni Marcos Sr. na hindi ko makakalimutan. Sana, itong junior na ito, gagawin rin siya ng ganun. Greatest single act of greatness. Papalakpakan kita pag mag-resign ka. So, sana walang hindi mapahiya ang ating bansa. Sana walang dumanak na dugo. God bless our country. Panginoon, huwag mong pabayaan na mapahamak ang mga minamahal mong Pilipino. Sa inyo, hindi lang si Pangulong Duterte ang nagsalita, ang magbavouch na si Kuting o si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. aka Kuting ng Norte, Pulboronic, ay tumitira na ng pulboron noong kabataan pa niya. Ito, pakinggan niyo muna ang sinasabi ni former Senator Nikki Cusseteng. Okay? Before. Okay. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. It never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people even to pretend, you know. Were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why do you know that? Why do you know that? How do you know that? Well, we grew up in the same era. We grew up in the same time. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to, other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. There's even a singing group abroad that mentioned, you know, that he's got people bringing him the stuff, you know. But you weren't there for sure to witness this Rolling Stone. I don't think they even deny that. No? Because everybody knows it. All right. And President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, you know, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he is 25. It's not like that. You know? I mean, we're not very far from each other. So in those days, even I could afford to go to the discos. But I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face, you know. Okay. So, nakita niyo?